Amen. Sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, sabi po dito, understand therefore that the Lord your God is indeed God. He is the faithful God who keeps his covenant for 1,000 generations and lavishes his unfailing love on those who love him and obey his commands. But he does not hesitate to punish and destroy those who reject him. At sabi po dito from verses 12, sabi po dito, if you listen to these regulations and faithfully obey them, the Lord your God will keep his covenant of unfailing love with you as he promised with an oath for your ancestors. He will love you and bless you, and he will give you many children. He will give fertility to your land and your animals. When you arrive in the land he swore to give your ancestors, you will have large harvest of grain, new wine and new olive, and great herds of cattle, sheep, and goats. You will be blessed above all the nations of the earth. None of your men or women will be childless, and your livestock will bear young. And the Lord will protect you from the sickness. He will not let you suffer from the terrible diseases you knew in Egypt, but he will inflict them in your enemies. So ang pinaka-message, mga kapatid, ng binasa ko po ay ang pagpapaalala na ang Diyos ay tapat na Diyos, faithful po siya, at pagpapaalala po sa atin na siya po ay Diyos na nagpapala. No? At maliwanag po sa ating pong binasa na pinagpapala po niya yung mga sumusunod. At sabi niya, he lavishes. Sobra-sobra yung pagpapala sa mga sumusunod. And one of his instruction is to really give our tithes and offerings. Bakit po? Ipapadala po ba natin ito sa langit? No? Sa John 10:10 sabi po doon, give you all your tithes and offerings. Dito po sa book ng Deuteronomy, makikita po natin dito na sinabi ng Lord, do not test the Lord. Pero sa John, sa ano, Malachi 10:10 John, tuloy. Sa Malachi 10:10 at 3:10, sinabi po niya, give your tithes, bring back your tithes to the storehouse, your tithes and offering to the storehouse, and he will bless us, mga kapatid. At sabi niya, test me in this, no? Siya po yung nagsabi na test me in this, dito lamang, pero kung mababasa natin sa ibang libro, sabi niya, do not test me, do not test the Lord. Kasi hindi naman kailangan talaga, dahil siya po yung lumikha, at hindi po niya kailangan na i-test po natin siya. But in our giving, mga kapatid, sabi ng Lord, i-test nyo ako if I will not open the floodgates of heaven. Nung last akong nag-exhort, yun din po yung floodgates in-exhort ko na alam niyo yung floodgates ng heaven pag binuksan, hindi siya kayang pigilan ng yung baha na dadaan sa floodgates, hindi siya kayang pigilan ng kahit na anong klaseng pagpipigil. Dahil ito ay floodgates ng heaven. Kung ang ano nga ba yun, yung mga dam nga nasisira, mahirap pong pigilin at bumabaha yung Manila. How much more, mga kapatid, you will just imagine floodgates of heaven. Madami po yun, heaven na yun, at yun ang pangako niya. No? Hindi lamang po niya tayo pinangakuan na bubuksan niya yung kanyang mga pagpapala sa mga sumusunod sa kanya, kundi, mga kapatid, pinapaalala din po niya na mananagot po yung sumusuway sa kanya. So we have to really understand and remember that our God is a just God, makatarungang Diyos, at makatuwiran na Diyos. So ganun po siya sa atin, sa ating pagsunod, at ganun din po siya sa ating pag-disobey. So I hope that we will choose to obey and not disobey, so we will have
yung ngiti ng Diyos, no? At ang blessing ng God that He will open the floodgates of heaven para sa iyo at para sa akin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, i-open daw yung floodgates of heaven. I-open daw. Para sa iyo, para sa akin. Para sa iyo. Amen. So, ganun po yung pangako ng Diyos at sabi niya, faithful siya, tapat siya. Let's pray po mga kapatid. Dakilang Diyos, maraming salamat po na kayo ang mga nagpaalala sa amin na tunay nga pong sinabi niyo sa inyong mga salita, you lavishes the blessing, Panginoon, that you are going to pour out to those people who obey you. At tunay nga po, Ama, na sa amin pong pagsunod sa inyong pong sinasabi sa inyong mga salita, Panginoon, ito, Lord God, ay paggalang sa inyong pong kapangyarihan, pag-acknowledge na kayo ang Diyos, kayo po ang nagbibigay ng lahat ng mga pagpapala sa amin. At ito din po, Panginoon, ay pag-acknowledge na tunay nga pong alam namin na pangako nyo, kayo yung magsusuplay ng lahat ng mga pangangailangan namin ayon, Lord God, sa kayamanan ng kalangitan. At tunay nga pong we cannot limit, we cannot count, oh Lord God, yung kayamanan ng langit, Lord God. And you have promised that, and we know, Lord, na tapat kayo at ipufulfill nyo ang inyong mga promises, Panginoon. We glorify your holy name, God, at salamat sa mga kapatid na magbibigay sa gabing ito, patuloy niyo pong tulungan ng bawat isa na tunay nga pong sa aming pong pagbibigay, Lord. Maluwag po ito sa aming mga puso dahil naunawaan po namin na kayo ang may-ari ng lahat ng bagay. Kayo, O Diyos, ang may-ari ng lakas, ng oras, at panahon, O God, na inyo pong binibigay sa amin so that we will be able to work, O God. Thank you so much at i-bless niyo din po ang family ng bawat isa. May you also bless healing, O Lord God, to our loved ones, O Lord God, and even Lord Sam, for my employer. We glorify your holy name in Jesus' name. Amen. Amen.